Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagad ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus na ganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo babayan, ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nananalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwetre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan
ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot akong kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malibit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, dugot kong dinggin ng lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningni ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ito ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa mga mahal na araw na atin pong ginugunita at ipinagdiriwang. 40 araw na tayo po ay naglalakbay, 40 araw na tayo po ay inihahatid, binabalikan natin yung mga tagpo kung saan, no, kung saan nagnilay, kung saan nakita ng mga alagad si Jesus bago pa siya tuluyang nagdesisyon na ibigay ang kanyang sarili at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kung babalikan natin, dahil sa pagsuway ng tao, kaya nagkasala ang tao sa Diyos. Dahil sa pagsuway, yung simpleng utos ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong yan, hindi dahil mamamatay, hindi sa kung ano man, kundi yung utos, huwag kayong kakain. Pero binali, nakinig sa sinasabi ng demonyo, kaya sumuway. Nakuha niyo po ba? Kaya ang makakatapat ng pagsuway, makakapawi
ng kasalanang dulot ng pagsuway, pagsunod, obedience. Kaya nga si Kristo sinasabi, naging masunurin mula noon hanggang sa kamatayan sa krus, naging masunurin kung kaya tayo po ay naligtas. Kumbaga yung tampo, galit ng Diyos, nabura yon, nawala na yon, at paulit-ulit na nagpapatawad dahil sa pagsunod ni Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, sumunod kang mabuti. Damo, ayaw, di ba? No? Nasabihin lang, ayaw, di ba? Tatakot. Ayaw makipag-usap, ayaw. Pero kung titingnan mo, no? Dahil lamang sa mga pagsuway natin, kung kaya tayo po ay napapasok sa isang mas malaking problema. Kaya tingnan niyo po, sa 40 araw na ito, dinadala tayo ni Jesus sa kanyang mga pinuntahan para mas maging malinaw sa atin na bago ka magdesisyon, bago mo gawin ang isang bagay, magdasal ka muna. Huwag na huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Noong unang linggo, saan tayo dinala? Yung karanasan ni Kristo, karanasan mo din ngayon at nararanasan mo rin ngayon. Napakaraming tukso. Dinala tayo sa disyerto, sa ilang. Diba sabi nung nakalipas na linggo, dinala si Jesus sa isang ilang at doon ay tinukso-tukso siya ng demonyo. Tinukso ng kapangyarihan, tinukso ng kasikatan. Magaganda po yun, no? Masarap sa pakiramdam yung meron kang kapangyarihan. Masarap sa pakiramdam yung sikat ka. Masarap yan. Pero ang tanong, nakakabuti ba sa iyo yan? Hindi lahat ng maganda sa paningin ng tao, nakakabuti sa tao. Kaya't pinakita ni Jesus, kayang-kayang labanan ang tukso at kayang-kaya mong tanggihan ang tukso. Ano yung naging panlaban ni Jesus? Ginagamitan siya ng demonyo, di ba? Nasusulat. Gumagamit din ng Biblia, ng mga salita na nasa Biblia, ang demonyo. Di ba sinabi? Anong sagot ni Jesus? Mali ka ng pag-unawa. Nasusulat. Pinaliwanag niya. Kaya nga, mabisang sandata, kung meron tayong ipon, meron tayong naka-download sa ating mga pagkatao na mga salita ng Diyos, kakayanin mong lumayo, tumanggi sa tukso. Kapag may lumalapit na tukso, mga lalaki, pag may lumalapit ng tukso, may nakikipag-chan, may nakikipag-fling-fling, alalahanin mo agad, ang sinabi ni Jesus, huwag kang makikiapid. Nasa Biblia, sinabi ni Kristo, huwag kang makikiapid. O ngayon, kapag may lumalapit sa iyo, nagbibigay ng pera, suportahan mo lang ang kanyang pagkakandidato. Wow. Anong nasa sulat? Huwag kang magnanakaw. Hindi ko maintindihan. Bakit pag may naririnig kayong papatay, magnanakaw,
Bakit nagpapantig yung tenga ninyo? Marami yung mga nanonood ngayon, bashers lang eh. Naghahanap lang ng mga ganitong salita. Kapag nagsalita na si Father ng magnanakaw, papatay, Father, nangingialam sa politika. Politika lang ba may ganyan? Eh di ba sa bahay niyo mayroon? Sa bahay natin may ganyan? May kupitan? Di ba sa bahay ninyo nangyayari? Nakikiapid? Kaya isip muna ha. Kasi natutokso tayo. Kaya nga, ang panyaya sa atin, dinadala tayo sa bundok, lumayo muna tayo, at ang unang-una mong dapat na ginagawa, magdasal. Sabi po, no, may decision kasing gagawin si Jesus. Worth it ba yung gagawin niyang pag-aalay ng buhay? Papatayin siya eh. Diba? Pagdating sa Jerusalem, iiwanan siya ng mga kaibigan niya, ilalaglag siya eh. Ipagkakanulo nga siya dahil sa pera, ibibenta siya. Nang pinagkakatiwalaan niya, alagad niya yan. Tapos kahit sinong tao, mumurahin siya, huhusgahan siya. Alam na ni Jesus yung mangyayari. Kaya ngayon, kailangan magdesisyon siya. At ang desisyon niya, kailangan maging buo. Hindi napipilitan lang. Gagawin niya ba ito o hindi? Pero dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, sa iyo, at dahil sa kanyang pagkamasunurin sa Diyos, yun ang nangyari. Pero alam nyo, ang isang napansin ko po, no? Nagbago ang anyo ni Jesus. Ano ba yung ginagawa niya? Nananahimik lang eh. Nagdarasal. Matagal na pagdarasal. So, ang pagdarasal pala, nakakapagpabago ng anyo. Hindi lang basta physically, kundi nababago ang ating mga pag-iisip, ang ating mga iniisip, ang ating mga nararamdaman. Kaya yun din pala yun. So kung sinasabi natin, sa tagal nating naglilingkod sa simbahan, sa tagal nating nagsisimba, kung wala pang nakikitang pagbabago sa ating pagkatao, baka po pwedeng tingnan natin yung aspeto na nasa simbahan ka nga, pero hindi ka nagdarasal. Yung desisyon, di ba no? Pagdasalan mo bago ka magdesisyon. Habang nagdidesisyon ka, magdasal ka. Pagkatapos mo magdesisyon, magdasal ka. So, hindi ko alam kung pag nandito ka, nagdadasal ka ba talaga? Pag yung nagdadasal, yung nakikipag-usap ka sa Diyos eh. Pag nakikipag-usap, hindi lang yung, it's a two-way communication, di ba no? Magsasalita ako, then makikinig siya. Makikinig siya, o magsasalita siya, makikinig ako. Ganun naman, no? Sa isang relasyon. Ganun din lalo sa relasyon natin sa Diyos. Eh dito ba, nakikinig ka, o ikaw lang yung nagsasalita? Pag nagsasalita na ang Diyos, hindi ka nakikinig. Kaya lumalabas tayo, natatapos ang misa, wala tayong isang buo at malinaw na desisyon. O kaya naman, kung magdesisyon tayo, hindi natin inaako lahat ng responsibilidad. Ako yan eh, desisyon ko yan.
Walang ibang dapat sisihin, tama man yan o mali, walang ibang dapat sisihin kasi desisyon ko yan. Ako yan. Pero pananagutan ko, kung mali man yung desisyon ko, aakuin ko yung responsibilidad na yan. Kaya kung gusto nating mabago, kung gusto nating magbago sa panahong ito ng Kwaresma, palalimin natin yung ating mga ginagawang pagdarasal. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ang sinabi po, narinig ng mga alagad ang tinig no, ng Ama na sinasabing, ito ang aking anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. Yung dulo, ito importante, ha? Pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. Kasi yung sinasabi ni Jesus, para sa ikabubuti mo, para sa kaligtasan mo, para sa kapakanan mo. Kahit nasa akala nating, Lord, unfair naman. Lord, ang sakit naman para sa akin. Lord, ang hirap naman gawin yan. Pero alam niya, para sa ikabubuti mo yan. Ano ba sinasabi ni Jesus? Di ba, babalikan natin. Ha? Ano ba sinasabi? Alam ba yung ilang sa mga narinig natin na sinabi ni Jesus? Bukod doon sa mga nabanggit ko na huwag kang makikiapid. No? Ang tumingin pa lang nga ng may pagnanasa. Di ba, no? Sabi? Ang tumingin pa lang ng may pagnanasa, nakikiapid na yan. Kapag iniwalayan mo ang iyong asawa, pumatol ka sa iba, pumatol siya sa iba, nakikiapid yan, kasalanan yan. Ang sinabi, huwag kang papatay. Pero yung hamakin mo pa lang, murahin mo pa lang ang isang tao, nagkakasala na. Ano ang sabi ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. Uy! Diba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin ang umuusig. Ang hirap, di ba, no? Ang hirap. Pero bakit sinabi ni Jesus? At ang sabi, pakinggan niyo ang sinasabi ng aking anak. Di ba? Kapag pinatulan mo yung nangaaway sa iyo, umuusig sa iyo, nagkakaroon ka ba ng peace of mind? Sige nga, isip ka ng isip sa taong yon na umaway sa'yo, nagpabagsak sa'yo, iniisip mo siya kahit natutulog ka na iniisip mo siya, nakakabuti ba sa'yo? Hindi naman sinasabi maging BFF kayo, maging close kayo. Ang sinasabi lang naman ni Jesus, ipagdasal mo siya na maging matino, hindi siya mapahamak. Wala eh. Pagdating sa mga bagay na yan, shutdown tayo, ayaw na natin. Sinasara na natin ang ating tenga at, Lord, ikaw na lang makinig sa akin. Ito ang kailangan ko. Pera, kayamanan, kasikatan. Ito, kayo po yung mga kukumpilan ngayon. Ha? Sana po talagang matanggap po ninyo. Hindi lang dahil requirement no ang kumpil either sa kasal o sa kung saan man. Sana po maging malinaw sa inyo ang tatanggapin ninyo. Si Kristo po magbibigay ng biyaya, tanggapin ninyo. Huwag lang dahil napipilitan o dahil sa requirement ang kumpil. Sana patuloy nating hingin ang gabay ng Poong Jesus sa Sareno
para matapos natin ang paglalakbay na ito at mas maunawaan natin ang gagawin ni Jesus para sa iyo. Amen? Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, samatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kami dumadalangin, Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, gampananawa nila ng may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tukdinawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat na naghihikahos, mga frontliners at kaming lahat na patuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay. Matanggap nawa nila ang grasya na iyong awa't habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami para sa mga katekumen. Panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami para sa mga yumao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo. Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila nung sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Pagsiyo po ang lahat. Sa'yo, Ama, kami ang buhay.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na manigaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.